Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Alfonso Maria ng Ligori, isang obispo at pantas ng simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan na mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkalob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa. Aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, na ikalimang buwan ng ikaapat na taon na paghahari ni Sedekia sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Huda, at lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang narinig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon.
Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit, pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ang kapayapaan, saka lamang nating malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7th nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautosan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y mabubuhay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guru ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin
ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad, sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa kanyang mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang paalala sa atin na sa panahon ng ating kakulangan, Diyos ang magpupunan. Sa panahon ng ating kakulangan, Diyos ang magpupunan. Ito po yung nais ipaalala sa atin ng kwento ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Gutom ang lahat. At sila ay nasa isang ilang na pook o ilang na lugar.
Ibig sabihin, isang lugar kung saan salat at ang tanging mayroon sila ay ang kakarampot na tinapay at isda. Limang tinapay at dalawang isda. Sa dami ng mga tao na libo-libo na sinabi, hindi na kailangan pang isipin kung paano magkakasya ang limang tinapay at dalawang isda. Kaya naman, sa panahong ganito, pumapasok si Jesus. Sa panahong salat, sa panahong kulang, sa panahong kapos, gipit at hirap. Ngunit, makakapasok lang si Jesus kung tayo ay lalapit kay Jesus. Pupunan ni Jesus ang anumang kulang, basta't ito ay totoong kulang. Minsan kasi, hindi naman talaga kulang. Gusto lang natin ng marami. Hindi naman talaga kapos. Gusto lang natin hindi nauubos. Nag-aalala lang tayo, pero ang totoo, meron pa naman tayo. Pansinin natin, binusog ni Jesus lahat ng tao, libo-libo, nabusog ayon sa kanilang gusto. Napuno ang kanilang tiyan. Pero ang lumabis, lahat ibinalik. Ito yung gustong alisin sa atin na mentalidad ni Jesus. Yung hindi tayo nakukontento sa sapat. Halimbawa na lang, pumunta sa isang handaan, di ba? Wala nang ang dalang regalo dahil ang totoo, hindi naman imbitado. Di ba? Nabusog, kumain ng marami, at sa huli, nagbalot. Ang tawag nga natin ngayon, di ba? Nag-Sharon pa. Ay, Sharon, di ba? Nagbalot pa. Yan ang problema minsan sa atin. Hindi nakukontento sa sapat. Meron naman humihingi pa. Kasya naman nagkukulang pa. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na hindi kailanman magkukulang ang Diyos dahil Siya ang magpupunan sa ating mga kakulangan. Pero, hindi pwedeng sobra. Kaya, matuto tayong magkasya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinahahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo.
Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa managahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga taway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Hindi magkukulang ang Diyos, kaya't sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod na po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kayo din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Alfonso Maria at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria
para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.